Sup na naman sa inyo mga kaparts, so video na naman po ako ulit para magbigay na naman ng inspirational and motivational video for you. So, today's topic is about Don't Ever Lose Your Place, Part 4. So guys, Part 4 na tayo ng ating series na inspirational and motivational video everyday. Hindi siya everyday, parang every week, kada daily ko lang post kasi yun naman na schedule natin. So mga kaparts ay pag-usapan natin ang don't ever lose your place, yung dapat hindi mo maiwala kung nasang ka lugar. Mara nakalugar ka sa iyong magulang, kang alis muna doon. Huwag kang, kung may problema ka, huwag kang maglalayas or something, huwag kang aalis. Kasi doon ka nagsimula, doon mo tapusin. After mo magka-graduate sa school mo, you need first to ibalik kung saan nagsimula yung sarili mo. Ibalik mo kung sino ang nagpadala sa'yo. Huwag mong ipagmayabang nakagraduate ka na, nakahanap ka ng trabaho mo. Know your place. Ayan, sabi nga. Kaya tayo mga tao, kailangan nating ilugar ang sarili natin kung saan tayo nagsimula. Kunwari, example, nagsimula tayo sa maliit. Tapos, lumaki tayo. I mean, lumago ang ating kinasanayan o ating sinimulan na, kunwari, business siya. Yan. Yung kung sa maliit, balikan mo yun. Hindi ko sabihin na bumalik ka na naman sa start. I mean, tulungan mo naman ang mga mas mababa sa'yo na nagsisimula pa rin. Know your place nga eh. Kaya huwag mong kakalimutan na balikan sila yung mga nagtumulong sa'yo. Kunwari, tumulong nga sila sa'yo na lumago sila pero bumagsak sila. Tulungan mo pa rin sila. Kasi sila ang way para tulungan ka. So, ayun na. Need din natin sa buhay ang pagiging maaalahanin and karoon ng respeto. Guys, kung mas mababa ka sa isang tao, kung ilabas yung pagiging pride mo, mara, hindi siya naniniwala sa isang bagay, ayun na, sasabihin mo na siyang, walang timala to, ganito, ganyan. Huwag ganito, parang sinasabi mo sa kanya na, makikita mo kung anong kailangan mo, ganyan. Dapat hindi ganyan, mga kaparts. Kailangan natin magkaroon ng pasensya at kailangan natin magbigay ng respeto. Yan. So, ayun mga kaparts. Isipin natin, ha? Know your place. Isipin mo. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa mundo, iba, 50% ay masyadong pride. Binibigay nila sa sarili ng kahulugan na aangat ako. Ganyan. Pero, kulang sila sa determination, skills, and dream. Ayan. Kulang sila nun. Especially, wala silang tiwala. Wala silang tiwala sa Diyos. Ayan. Yan ang mga side ng mga tao na mga pride. Kaya, pag umangat sila, pag mamayabang nila, tapos pag sila bumagsak, masisisi sila na ibang tao, yun ang mahirap mga kapartsa. Huwag natin ganunin ang ating sarili. So, mga kapards, isipin na lang natin ulit na ang ating sarili ay isipin natin kung saan tayo lulugar, kung saan tayo magsimula, at kung saan tayo lumago. Yan. Gaya nga ito. Kunwari, nasa isang simbahan ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, and then umalis ka sa church, parang wala lang yung mga sabi ng pastor sa inyo or mga ministro. And dapat papasok dito sa loob. Then wag yung wala kang naipasok dito tapos wag ba may pangkapan na wala akong natutunan, ganyan. Know your place. And nga, so yun lang mga kapards, isipin natin na lumugar tayo kung saan tayo nagsimula. Pakinggan natin ang mga payo ng mga nakakatanda sa atin kasi nakakabuti yung sa atin para mag-change tayo at lumago tayo. So yun lang mga parts. This is Sky TV signing off. See you in my next series of inspirational and motivational video. Bye.